Hello mga kabesh! Rufy po ulit. Ngayon po ay gagawa ako ng video and I will teach you how to grow your YouTube channel very fast and 9 simple ways. Kaya keep on watching! So, ayan mga kabesh, ngayon ituturo ko sa inyo yung mga step-by-step na ginagawa ko bago ako gagawa ng bagong vlog or videos na i-upload sa YouTube. Dahil bagong YouTuber po ako at may bagong channel sa YouTube, ituturo ko sa inyo yung mga simple step na ginagawa ko bago ako magsimula. Mga kabesh ha, from scratch. Scratch. From scratch to zero subscriber. Kabesh ha, ngayon umpisahan ko na. Ituturo ko sa inyo yung way, simple way ko sa paggawa ng aking YouTube channel. Napaka-konti pa lang po ng aking mga subscriber, pero at least, ituturo ko sa inyo yung mga simple way kung paano ko siya ginagawa. Set your plan, yun yung pinaka-number one. Para mas madali sa inyo mag-isip ng topic, pag-isipan nyo muna yung mga bagay na pwede nyong gawin sa vlog ninyo para hindi naman kayo malito. Ngayon, while you are setting your plan, huwag nyo din pong kalimutan to set your outfit. Kagaya ngayon, gusto ko lang maging simple lang. Charot-charot, diba? Ayan lang siya. So, be presentable lang in front of the camera. At lagi po kayong nakatutok sa mismong eye contact mga kabesh. Importante. Second thing is, check also and set your background na malinis at hindi siya mukhang sabon. Para nang maganda, di ba? Yun yung tip number one. Yun yung una kong ginagawa. In addition po mga kabesh, dun sa step number one na sinabi ko sa inyo, pinaka number one po na gagawin ninyo is, of course, make yourself be presentable and pretty in front of the video or in the camera talaga mismo, di ba? So, ayun mga kabesh, second tips or step na ituturo ko sa inyo is yung be resourceful. Being a resourceful po sa paggawa ng video dahil new YouTuber ako, hindi po ako bumili ng kahit anong expensive gadgets para lang makapag-film ako ng vlog or video na i-upload sa YouTube. The only thing I have is my own mobile phone po. Ngayon po, kung paano tumayo yung aking cellphone habang nagsasalita ako, I have only my selfie stick. Ngayon po, nasa sa inyo na kung paano nun siya gagawin para makapag-video kayo ng tuloy-tuloy na. Magandang po yung kamay niyo. Saka sa lightings po, wala po ako ibang lightings. Fluorescent lang po, meron ako. So, ganun lang po kasimple yung aking resources na ginagamit. So, the third steps or tips na ibibigay ko sa inyo mga kabesh is yung do a research. Ngayon po, bago ko ito ginawa yung vlog or any vlog na gagawin nyo in the future, mag-research muna kayo para alam nyo kung ano yung topic na gagawin ninyo para sa inyong vlog. So, ako po, dahil sa bagong YouTuber ako, hindi ko po ikinakaila na meron po akong kotigo. Ayan po, gumagawa po ako ng outline. Para alam ko yung sunod-sunod ng YouTube style ko, videos ko. Kasi, minsan nakakalimutan ko. Mas mabuti talaga yung nagre-research. Kaya minsan, tinitignan ko muna to bago ako magsalita sa harap ninyo. Fourth steps mga kadesh is you increase your watch hour. As a new YouTuber po, I was trying to make my videos or vlogs very interesting. So, I was trying to put some effects para gumanda naman yung video kahit papano. Kasi, yung viewers po natin, madami pong manonood at feel like that your video is very boring. Minsan, nahanap na sila ng panibagong video. So, do your best mag-add ng mga effects. And one thing also, huwag kayo masyadong seryoso pag nag-video kayo. Sometimes, look so funny. Look some jokes para hindi naman sila mag-board at mag-enjoy sila sa video na pinapanood nila. Tip number 5 mga kabesh. Put a very nice thumbnail on your YouTube channel or YouTube
vlogs. Actually, YouTube thumbnail is basically represent your covers na ina-upload ninyo sa YouTube na vlog. Yun po yun. So, usually, ginagamit po natin yung thumbnail para i-represent yung video na in-upload natin. Commonly, ginagamit natin yung mga basic fonts, make it bold, make it big, that will look appealing and attract your viewers para manood mismo dun sa video na in-upload ninyo. Yun po yun. Next tip, mga kabesh, is yung step number 6. Upload regularly your videos. Always engage uploading your videos on your YouTube channel, especially sa kagaya ko dahil bagong YouTuber ako. At least once a week, pwede kayong mag-upload kung marami kayong time. Depends din yan on how you're going to organize yourself on uploading your video on your channel. So, kagaya ko pong baguhan, minsan, nag-upload po ako pag meron akong time. So that ma-update yung mga viewers mo sa mga bagong video mo na i-upload. Parang pag-ibig lang yan. Pag lagi kang regular, nakumukontakt, o diba? Yung BF mo, regular din siyang nanonood o nag-aantabayan sa mga video or mga tawag mo. Ganon din si YouTube. Tip number 7, mga kakabesh. Be engaged on your viewers. If you're engaged to your viewers, kailangan mo silang i-invite sa any social media accounts mo na i-add ka nila doon, like Facebook, Instagram, Twitter, or any social media accounts which is you have available. Parang kagaya din yan sa pag-ibig. Pumapag-ibig ulit po si ano eh. Si engaging the viewer eh. Last 2 step po. Step number 8. Yun po yung be motivated or motivate yourself in uploading of videos. Don't be bored of uploading videos kasi yun po yung mag-i-engage sa inyo sa viewers. If you feel bored on uploading the videos, don't worry. Meron po tayong families, friends, BF, partner. So, avoid being bored in a house. I'm in a house. Bored? Always think positive po. Always keep safe. Always pray. Relax, unwind. Yun lang po yung mga way para hindi kayo ma-bored sa pag-upload ng video. Parang ano lang, i-enjoy nyo lang yung moment na nag-upload kayo ng video para may kinakausap lang kayo. Tapos, tsaka kayo gumawa ng bagay-bagay para hindi kayo ma-bored. Last tip po is yung tip number 9. Be yourself. Huwag po kayong gumaya sa mga idol ninyo sa YouTube. Kasi hindi po maganda. Kasi pag ginagaya nyo siya, ibig sabihin, wala kayong originality. Kagaya ko, wala naman mo ginagaya. Ako lang to. Ako lang to, besh. Ako lang to, oh. Ganoon. Huwag nyong gayahin yan, si Vice yan. Nasabi ko, be yourself lang talaga. So, kagaya niyan, ako, hindi ako masyadong magaling sa Tagalog. Yung accent ko parang may halong Bisaya. Don't mind about it, kasi ganun ka eh. So, be yourself. Ako, medyo tagilid. Minsan pa, yung pag napananalita ako ng Tagalog, medyo ganoon. So, be yourself while you are filming para hindi naman mahirap pag nag-film ka ng video. Yun lang ang laging isipin. I hope you enjoyed. Thank you for watching.